natin ang orb, makukuha natin ang kapangyarihan ni Orla, gaya ng ginawa niya kay Kyra. Imposibleng mangyari yun. Palaging babantayan ni Orla ang orb. At hindi tayo makakalapit sa orb. Susuko na lang tayo. Ano ba ang magagawa natin? Hindi naman pwedeng hayaan na lang natin siya. Ngayong may orb magic na siya, hindi tayo makakapagtrabaho sa DMI. Walang mawawala sa atin. Imogen. Napaka-reckless niyang iniisip mong ideya. Hindi ko gusto at sa totoo lang sobrang delikado. Hindi mo gagawin niya na pala ako. Hi, Kyra. Ano yun? Meron kang alam. Marami akong alam. Ano ba tinutukoy mo? Huwag ka magpakyut. Ano yung gusto mo ipakita sa akin kanina? Gaya na sabi ko, isa na namang monster movie. Dapat hindi na kita inabala. Pumunta ako ron sa bookshop mo kanina. May kakaibang nangyari. Lumusot yung kamay ko ron sa pader. Ngayon naman nakakausap ko ang aso. Nakala ko pa naman ako may matinding imagination. Kanina may gustong gusto kang ipakita sana sa akin pero pinigilan ka lang ng babae. Kung ano man yun, gusto ko makita. Peter! Sabi ni Roxy tapos na ito. Ano ba kinalaman niya rito? Sabi niya huwag kong sabihin. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Hindi ako nababaliw, Peter. Merong nangyayari sa akin at alam ko na may alam ka. Kung ano man yon, sabihin mo na sa akin ngayon din mismo. Kinuha ni Orla lahat ng magic ni Kyra. Kung hindi na siya nakakakita ng mga magical being, ibig sabihin, wala nang magic. Magnanakaw! Ang director ng DMI dapat ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo natin, pero hindi na ikaw yon. Kyra, may naalala ka bang malaking library na may mga kakaibang bagay? Peter. Ikaw, sina Imogen at Roxy, totoo yun. Kailangan maniwala ka. Alalahanin mo. Sa last two episodes ng The Bureau of Magical Things, Sunday 11:30 a.m. on GTV.